Ang Pamplona Massacre ay isang shooting at assassination incident na naganap sa Pamplona Negros Oriental sa Pilipinas noong March 4, 2023, alas 9:36 ng umaga. Isang grupo ng mga dating miyembro ng militar ng Pilipinas ang lumusob sa tirahan ni Ruel Digamo habang namamahagi ng tulong sa mga lokal na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang gobernador ng Negros Oriental sa Pamplona. At dito ay napaslang ang mismong target na si Gov. Ruel Digamo at nadamay ang siyam na iba pa. Si Digamo ay isinugod sa isang malapit na provincial hospital kung saan siya ay binawian ng buhay dakong alas 11:41 ng umaga. Isang imbestigasyon ang inilunsad ng mga otoridad ng Pilipinas matapos ang pag-atake. Itinuring na politika ang pangunahing motibo sa likod ng pag-atake dahil si Digamo ay nasangkot sa isang pinagtatalunang halalan para sa pagka-gobernador noong May 2022, kung saan siya ay muling umupo sa katungkulan para sa ikaapat na termino matapos paboran ng kumilik sa isang electoral protest laban kay Pride Henry Teves na idiniklarang nanalo sa halalan. 11 suspek ang inaresto ng pulisya sa maraming operasyon sa buong lalawigan. Sa isang ambos interview sa media, pinangalanan ng dalawa sa mga suspek ang isang Kong Teves bilang mastermind. Subalit ang representative ng 3rd District ng Negros Oriental na si Arnolfo Teves Jr. ay nasa ibang bansa nang maganap ang pag-atake. At agad sinuspindi ng House of Representatives kasunod ng kanyang pagkabigo na bumalik sa bansa upang harapin ang imbestigasyon. Kalaunan ay pinatalsik siya ng kapulungan. Ito ang unang pagpapatalsik ng isang kinatawan sa ikalimang republika. Ang Senado ng Pilipinas ay nagsagawa din ng hearing tungkol sa insidente at inimbitahan si Teves sa pamamagitan ng teleconferencing, ngunit sa huli ay umatras dahil sa mga legal uncertainties. Itinuturing ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang congressman bilang mastermind ng pag-atake. February 29, 2024, naglabas ang Interpol ng Red Notice laban kay Teves sa kahilingan ng Pilipinas. Makalipas ang ilang linggo, March 21, ay ganap nang inaresto si Teves sa Timor-Leste ng mga lokal na otoridad habang naglalaro ng golf sa lungsod ng Dili. Hindi maningid sa kaalaman ng nakararami, subalit batid ko na kayo ay sabik na malalaman ang buong kaganapan sa kwentong ito. Kaya naman, sit back at relax at ihahatid ko sa inyo ang kwentong inyong inaabangan. Si Ruel Digamo ay nakaupong gobernador ng Negros Oriental nang siya ay mapaslang. January 2011 nang siya ay naging gobernador matapos mamatay si Gobernador Agustin Perdeses. Si Perdeses mismo ay pumalit din sa pwesto kasunod ng pagkamatay ni Gobernador Emilio Macias II. Si Digamo ay nahalal na gobernador noong 2013 at muling nahalal noong 2016 at 2019 na halalan at muling tumakbo sa ikaapat na termino kasabay ng presidential election noong 2022. Ngunit natalo kay Pride Henry Teves na idiniklarang gobernador. Naghain si Digamo ng electoral protest sa Commission on Elections. Isang recount ang ginawa kung saan ang mga boto para sa isang nuisance candidate na nangangalang Ruel Digamo ay itinuturing na isang boto para kay Ruel Digamo. Ang huling tali ng recount ay nagtapos kay Digamo bilang panalo at ang proklamasyon ni Teves ay napawalang bisa. Si Digamo ay nanumpa bilang gobernador noong ikalima ng Oktobre sa taong 2022. Habang ang kanyang karibal na si Teves ay voluntaryong bumaba sa kanyang posisyon noong October 11, 2022.
noong March 4, 2023, bandang alas 9:36 ng umaga. Ilang bisis binaril si Digamo nang hindi pa nakilalang mga lalaki sa kanyang tirahan sa Pamplona, Negros Oriental. Namimigay siya ng tulong sa mga lokal na benepisyaryo ng 4-piece conditional cash transfer program nang mangyari ang pag-atake. Siya ay isinugod sa Negros Polymedic Hospital sa Sibulan, ngunit binawian ng buhay dakong alas 11:41 ng umaga. 8 tao ang napatay din sa pamamaril, ang isa pa ay namatay pagkalipas ng 2 buwan. Kasama sa mga namatay ang isang barangay kagawad at isa pang sibilyan na napagkamalang bodyguard ni Digamo. Noong March 16, 2023, inilibing si Digamo sa musuliyo ng kanilang pamilya sa kanyang bayan sa Seaton. 4 na suspek ang inaresto sa bayawan habang ang isa pa ay namatay sa engkwentro ng manlaban sa puwersa ng Estado. Labing isang suspek, pawang mga dating militar, ay nadakip at sumuko naman ang iba pa sa takot na mapatay ng mga otoridad. Isa sa mga naaresto ay isa sa mga umanoy utak na si dating Army Reservist Marvin Miranda. Agad kinasuhan ng murder, frustrated murder, mga kasong illegal possession of firearms, ammunition at explosives. Sa huli, kasama si Tevez sa kinasuhan ng murder at frustrated murder. Ang grupo ay tinawag na Tevez Group at itinuturing na terorista ng Anti-Terrorism Council. Ayon sa pamilya Digamo, na ang pagpatay ay may motibong pampolitika na nagtuturo sa mga nakaraang pagpatay sa lalawigan. Ang ilan dito ay bago pa naganap ang halala noong 2022 sa mga taga-suporta ni Digamo. Ang asawa ng Governor Digamo na mayor ng Pamplona sa Negros Oriental na si Janice Digamo ay palaban sa pagsisiwalat ng mga motibo at pagdiin sa karibal na kanyang asawa bilang mastermind at nangakong titindig hanggang dulo. Unang umalingaw-ngaw ang pangalang Kong Tevez nang idiin ito ng mga nadakip na suspek na sina Labrador at Rodriguez noong March 9, 2023. Si Kong Tevez bilang utak ng pamamaril. Nagpatotoo sila na sila ang naatasang pumatay sa gobernador at sinabing ang gobernador umano ay isang drug lord. Ngunit sinabi nila na hindi nila personal na kilala ang Kong Tevez na ito. Nauna rito upang iwaksi ang mga haka-haka na siya ay sangkot sa pagpatay. Sinabi ni Arnolfo Tevez Jr. na sumasailalim siya sa stem cell treatment sa Estados Unidos. Sa oras ng pag-atake at sa makatuwid ay hindi maaaring planuhin ang pagpatay. Ipinunto rin niya na ang kanyang kapatid na si Pride Henry ay hindi maaaring palitan si Digamo bilang gobernador at ang busy gobernador lamang ang kanyang angkop na kahalili sa batas. Kasunod ng pagpatay kay Digamo, tumanggi si Tevez Jr. na umuwi sa Pilipinas na binanggit ang mga alalahanin sa kanyang kaligtasan. Pagsapit ng April 2023, hindi na alam ang kanyang kinaroroonan kung saan sinabi ng Department of Justice na siya ay nasa Cambodia at sinabi ni Senador Joel Villanueva na siya ay nakita sa South Korea. Noong 9 ng Mayo, si Tevez ay nagkaroon ng aplikasyon para humingi ng political asylum sa Timor-Leste. Subalit tinanggihan ito ng bansa. Minsan ang nakita sa isang video clips na si Tevez ay sumalubong pa sa dating senador na si Manny Pacquiao nang dumalaw ang senador sa Timor-Leste. Napapanood din si Tevez na tinutulak-tulak ito ng mga bodyguard ni Pacquiao upang hindi ito makalapit sa kanya. Nang sumunod na araw ay ipinalam sa Department of Justice na si Tevez ay inisyuhan ng blow notice ng Interpol. Ang blow notice ay pangangalap ng Interpol ng impormasyon sa pagkakilanlan
lokasyon, mga aktibidad ng suspek na may kaugnayan sa criminal investigation. At pagsapit ng July 26, 2023, si Arnie Teves, pati ang kanyang kapatid na si Pride Henry at ang 11 iba pa ay itinuring ng Anti-Terrorism Council bilang mga terorista dahil sa kanilang kaugnayan sa mga diumanoy pagpatay at panliligalig, kabilang ang pagpatay kay Digamo sa Negros Oriental. Ito ang unang pagkakataon na ang konseho itinalaga ang isang halal na opisyal bilang isang terorista. Bilang tugon, pinuna ni Teves sina President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete, House Speaker Martin Romualdez at iba pa sa isang online press conference dahil sa paggamit ng kanyang kaso para makagambala sa iba pang isyo sa bansa habang tinawagan ng kanyang abogado ang kanyang pagtatalaga ng terorista bilang isang overreaction. Noong August 18, sinampahan ng mga kaso kaugnay ng insidente si Teves sa Manila RTC. Si Teves ay nahaharap din sa isa pang hiwalay na reklamo sa pagpatay dahil sa pagkamatay ng tatlong individual noong 2019. September 5, 2023, naglabas ang korte ng warrant of arrest para kay Teves dahil sa pagpatay kay Digamo. September 13, naniniwala ang Department of Justice na si Teves ay nagtatago sa isang lugar sa Southeast Asia na sinasabing nasa ilalim ng proteksyon ng mga lokal na warlord. Ang pasaporte ni Teves ay iniutos na kansilahin ng korte noong February 9, 2024 at pagsapit ng February 29, inilagay ng Interpol si Teves sa isang red notice na ang ibig sabihin isang kahilingan sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang tao habang nakabinbin ang extradition, pagsoko o katulad na legal na aksyon. March 21, 2024, inaresto si Teves ng Interpol, National Bureau of Dili at East Timorese Police sa Dili sa isang pagpupulong kasama ang media. Pagkatapos ng pag-aresto, kinikilala ng Department of Justice na walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste, kung kaya gumagamit sila ng ibang mga channel upang maipabalik si Teves sa bansa sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe. At mag-komento na rin kung ano sa inyong palagay. Tuluyan na kayang matuldukan ang patayan sa Negros Oriental. Si Arnie Teves ba talaga ang mastermind sa pagpaslang kay Digamo at iba pang patayang nagaganap sa Negros Oriental? O ito ay away politika lamang na dapat managot ang karibal sa panunungkulan? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.